Grabe, wag ka namang... Teenager. As a student ka ngayon. Yes! As a student ka. Ano ba yan? Oo nga. Ay, Ate Karen. Bagets naman to. Bagets nga eh. At least, di ba? Oo, kailangan. Mari, bagets tayo. O, ilagay mo dyan. O, bagets. Bagets kami. O, yan. Dali. Yung nagulo na yun. Ah, ikot-ikot na yung ano, di ba? Kaya mo ba? Ang kapagin. Hindi, gusto pakita yung shoes and outfit mo. Di ba? So, ilipat ko ulit. Kailangan talaga makita kung gaano ka bagets, Chin. Matapos niyang maghasik ng ano, sa telebisyon, di ba? Kala mo hindi kumukon. Oo. Yung cellphone ko, di ba? Paikot-ikot, di ba? Ayan. Saan tayo mamaya? Oo. Alis na ba kayo? Sandali, ano ba movie mo rito ulit? Unang-una mo, film mo sa kanya, kay mother? Impact hindi ka lang, yun na ba agad? Kasi bida ka na nun eh. Hindi ka ba nag... Nag-lost command ako eh. Tapos impactita tapos, na ayun, agad. Tapos bida na agad, di ba? So... Tapos madami, 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 madami. Tapos pinakahuli ko Manu po, Chinoy. Ay, oo, oh, The Escort tapos Manu. Ano na una? Tama, yeah, The Escort tapos Manu po, Chinoy. So, marami ka rin experience kay mother. Ano pinaka-memorable mo sa kanya? Ha? Memorable na. Memorable kay mother. Mo kay mother. Nung ano, nung, di ba nilaunch ako sa Impactita? Tapos na after ng Impactita, may ginawa kami, Gabby, Miguel. Tapos nabuntis ako, di ba? Ay, oo. Tapos nakapag-shoot kami, pero hindi ako inaway ni mother. Nakaka-half na yata kami ng shoot ng film, pero tinanggap naman niya at sumuport pa rin siya. Tapos pagkapanganak ko, binigyan pa rin niya ako ng mga project. Projects. Tapos, palagi ako meron yung nag-umpisa sila nung after. Di ba, nag-pelikula sila, tapos nag-TV rin sila, di ba? Yung mga Regal Presents, yung mga ganyan. Palagi akong guest nun, ang natawag sa akin, yan, ano, parang TV festival. Yung sunod-sunod, palagi niya akong binigyan. Pero kailan mo siya huling nakausap? Matagal na, before pandemic pa, or... Parang yung Chinoy na. Anong movie niyo? Chinoy na. Sa Chinoy. Matagal na. Hindi na kasi ako nakagawa ng film din sa kanya after that. No? Ayan. Okay, sige. Punta ka na muna. Ganda ni Chin. Oh, kita mo naman ang outfit. As a teenager, di ba? So okay guys, parang ika-third night nga ngayong Wednesday ng wake ni Mother Lily. Of course, medyo late na ako dumating, mga around 9. Pero marami pa rin tao, syempre, nagkaroon ng konting... Sayang, hindi ko nakunan yung iba. But anyways, nakita ko naman si Ricky Davao and ang kanyang partner ngayon. Of course, kanina yan, si Popoy Caritativo, ang manager ni... dating manager ni Marian Rivera, na manager na ngayon nila Tom Rodriguez and Gabby Concepcion. Of course, si Malucho Fagar. And of course, nakikita niyo si Janela Salvador. Actually, tinawag siya para hindi na siya nag-speech kasi sabi niya mas mahirapan siya mag-speech. Kaya dinaan niya na lang sa kanta. Kumanta na lang siya para kay Mother Lily. At nakakaiyak yung kanta niya. So, hindi ko na lang ni-record. So, but anyways, ayun nga. So, alam niyo naman yung mga scenario sa ganito. Actually, gabi-gabi na may mga ganyan. So, sa susunod na vlog ko, makikita niyo naman yung mga taga Dats Entertainment na nagsama-sama. So, ito yung part na sabi ko nga kay Janela, nakakaiyak talaga yung pagkanta niya. Kasi talagang heartfelt, mararamdaman mo talaga yung ano, para kay Mother Lily. Dahil si Mother Lily rin naman ang pagdating sa movies na nagbigay ng break talaga kay Janela. So anyways, and of course dumating din si basketball player na Richie Rivero, of course, at syempre sinalubong siya ni Rosel Monteverde na All Smiles. Si Richie kasi ay talent ng ano ng nila Dondon Monteverde. So yan, kaya at lagi rin naman siyang nakakasama sa mga event-event ng sa Regal. So well, at si Richie pagdating niya, very ano lang naman. Alam mo yung, pag ganyan kasi mga low profile naman, hindi naman, to be honest, hindi siya yung feeling na gusto magpapansin or mayabang. Very quiet. Naghintay siya kasi nung dumating siya, meron pang kumakanta.
parang may mga ano pa. So, ayun, kumakanta si Ricky Davao. At siya, nasa isang sulok lang siya, nakatayo lang siya. Tinihintay niya nga na matapos kasi, syempre, kailangan niyang, well, pumunta nga siya dun sa harap at gusto niyang magbigay pugay pa kay Mother Lily. So, ayan. At eto na nga, si Ricky, medyo ginanahan ng kanta dyan eh. So, mamaya, paparinig ko rin sa inyo yung kanta ni Ricky. Ni Ricky Davao naman yon. So, dalawang songs, dalawang kanta yon. Talagang favorite ni Mother Lily. Isa na laging kinakanta noon. So, yan na muna for now. At sana ay, ayun, gabi-gabi pa rin ako magpupunta bukas naman.